Dalawang taon nang humaharap sa peligro ang mga health worker dahil sa COVID-19 pandemic. Pero malaking usapin pa rin hanggang ngayon ang Special Risk Allowance o SRA nila. Ngayong 2022, wala na raw SRA dahil tatawagin na itong One COVID-19 Allowance. Mas inclusive raw ito dahil mas marami ang pwedeng makatanggap. Pero hindi po pare-pareho. Nakadepende kasi sa risk classification ng health worker kung magkano ang matatanggap na allowance. Kung high risk ka, nasa 9,000 pesos per month. Kung moderate risk, 6,000 pesos per month. At low risk, 3,000 pesos per month. Tatlong criteria ang titignan ng DOH para malaman ang risk classification ng isang health worker. Kasama dyan kung saang pasilidad siya nagtatrabaho, work setting o kung saan ka naka-assign na departamento at nature of work o level ng exposure mo sa mga may COVID-19. May karampatang puntos po yan kada criteria na pagsasama-samahin para malaman ang classification mo. Kung high risk ka, 3 points. Kapag moderate, 2 points. At 1 point naman po kapag low risk. Kung nagtatrabaho kayo sa ospital, laboratory, isolation facility o sa swabbing at vaccination sites, high risk po yan o 3 points. Moderate risk naman kung sa mga maliliit kayo na clinic naka-assign at low risk kung administrative work o sa opisina pumapasok. High risk din kayo kung naka-assign kayo sa clinical area sa ospital kung nasaan ang mga COVID patient o COVID-19 area. Moderate risk kung sa ibang parte ng ospital kayo naka-assign at low risk kung nasa non-clinical area. Pagdating naman sa nature of work, high risk po yung mga frontliners na direktang nag-aasikaso sa mga COVID patient. Kasama na po dyan, nurse, doktor at iba pang hospital staff na involved sa paglilinis, pagbiyahe ng mga pasyente, pati yung mga in charge sa swab test. Automatic namang low risk yung mga nasa admin at staff na hindi nakakasalamuha ng pasyente. Mula sa mga nabanggit, itatali ang mga nakuhang puntos mula sa bawat criteria. Kung 3 points pababa lang ang nakuha ninyo, low risk po kayo. Kung 4 to 6 points, moderate risk. Habang high risk naman, kung 7 points at pataas. Ito po ay ipapatupad natin para mas marami po tayong healthcare workers na mabigyan. Maging mas rational din po ang ating pag-iestima kung sino ang dapat makatanggap at kung ano yung klase ng risk ng bawat healthcare worker. Dismayado naman ang Alliance of Health Workers sa bagong patakaran. Anila, hindi raw makatwiran at diskriminasyon sa kanila kung hindi pantay-pantay ang allowance ng mga health worker. Dahil pare-pareho lang silang sumusuong sa peligro. Pang-iinsulto raw ito sa mga medical frontliner. Bagay na tinabla naman ni Health Secretary Francisco Duque III. Patas nga raw ang bago nilang guidelines. Medis assessment pa rin. Kasi hindi mo pwedeng lahat ipare-pareho mo. Kung yung iba naman ay malayo doon sa kanilang pangangasiwa o pangangalaga ng mga COVID cases. At yung mga iba naman na direktamente, directly catering to or in contact with mga COVID cases, sila yung may higher risk of exposure. Kaya tama lang na mas malaki yung kanilang matatanggap.